sa banal sakdal, napaka malinis na pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mula po dito sa Los Angeles, California, ay bumabati po sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng langit ang bahin at awitan. Puso'y buksan. Sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata, purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit.
Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng Kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa Kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa Kanyang santuario. Purihin natin Siya sa langit ng Kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa Kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong pasisimulang tailanglangan ng bunga ng ating mga labi na pumupuri at sumasamba sa banal at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 33 sa atin pong mga imnaryo. Kung ang buhay mo din ay nasa bye.
Patuloy po nating papurihan, sambahin at luwalhatiin ang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 14 po naman sa ating mga imnaryo. Apa. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay
ang Diyos na pinaka makapangyarihan kapo sa lahat. Panginoon na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Panginoon na ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama naming Diyos, sa Huwebes po ng gabing ito, pagkatapos po na muli ay magkasama-sama kami sa Espiritu, bagaman malalayo po kami sa pangangatawan, Ama, kami po ay nangagkaisa ng aming mga kaluluwa, ng aming mga puso at ng aming mga isipan, na nangagpailang lang po kami ng bunga ng aming mga labi, na wala pong sawang sumasamba, pumupuri, lumuluwalhati sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon naming Diyos, sa banal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, matutunghan mo po muli kaming lahat. Pangunahin na nga po dito sa silong ng iyong dukhang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa tirahan din po ng amin-aming mga minamahal sa buhay, sa bawat dampang tahanan ng mga tunay mong mananamba, sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan, maging sa lahat po ng tahanan ng aming mga kaibigan na nangangalat po sa buong-buong sanglibutan. Ama, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod, ipinapailang lang namin sa iyong banal na kaitaasan sa langit ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Hesukristo, maraming maraming salamat po sa iyo. Napaka mapayapa ng maraming mga araw na minsan pa po ay pinalipas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Amang Banal, patuloy mo pong binubuksan sa amin ang maraming mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Patuloy mo po kaming pinakakain, dinaramdan, pinalalakas mo't pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming maraming salamat po na lalo mong dinaragdagan, pinatitibay ang amin-aming mga pananampalataya na minsan po lamang ipinagkaloob mo po sa aming mga hiram na buhay. Ama naming Diyos, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mo pong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Ama naming Diyos, kung kami po ay nasumpungan mo sa marami naming mga kalikuan, napakinggan mo rin kami sa maraming mga salitang mga karumal-dumal, at Ama naming Diyos, hanggang ngayon, hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Ituring mo na lamang po
kabiglaanan kamangmanganat kagipitan, kahinaan ng iyong mga hamak na nilalang, sanhi po ng aming pagiging mga hamak na alabok ng putik po lamang, alang-alang po sa kabanalan ng Huwebes ng gabing ito, patawarin mo po kami, Amang Banal, sa lahat po ng aming nagawang mga kasalanan. Panginoon po naming Hesukristo, tulungan mo po sanang muli na gamitin mo. Kami po ay nakikiusap, humihingi sa iyo ng kahabagan. Gamitin mo po sanang muli ang bibig at labi ng iyong pinakahamak na alipin. Banalin mo po sana ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang kalooban. Ituring mo nawang isang mabuting kasangkapan ang kanyang labi at ang kanyang dila, Ama naming Diyos, upang muli po ay karinga namin ng iyong mga banal na salita, ng iyong mga banal na aral na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay. Langkapan mo nawa ng bisa, kapangyarihan, gayon din po ng mga kaalaman at mga katalinuhan ng iyong banal na kaharian sa langit. At kung ito po ay mapakinggan namin, magsilbing tanglaw, ilawan sa landas na aming daraanan sa araw-araw, magamit din namin katulad sa isang tabak na may dalawang talim, ipangpuputol po namin sa lahat ng suligi ng kadiliman hanggang sa matamo namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Jesus, habang kami po ay nagsisipakinig, dalawin mo po sana kaming lahat sa loob ng amin-aming mga dampang tahanan. Hipuin mo po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagalingin mo po ang maraming sa amin, pinasapitan mo ng sari-saring mabibigat na karamdaman. At kung ang amin-aming mga pagkukulang, mga kasalanan, naging sanhi ng pagbibigay mo sa amin ng iba't ibang karamdaman, gayon din ang mga kahirapan sa buhay, nakikiusap kami sa iyo, Ama. Patawarin mo po kaming lahat sa amin pong nagawang kasalanan. Ibangon mo po, Panginoon, ang maraming sa amin pinadapuan mo ng mabibigat na karamdaman. At sa Huwebes po ng gabing ito, maawat mahabag ka rin sa marami pang hanggang ngayon naghihirap sa paghanap ng kakainin sa araw-araw. Bubuksan mo rin po sa kanilang lahat ang magagandang pintuan ng mga kapalaran, at ang marami na pong sa amin patuloy ng nagsisitanda, nanghihina po, at nalalaman naming nalalapit na rin kami sa araw ng aming pagtulog sa aming mga libingan. Pangunay na nga po ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po ang aking kabyak na si kapatid na Rosita. Hindi mo rin po pababayaan si kapatid na Prospero at kapatid na Glenda. Si kapatid na Expectacion Valencia. At ang maraming mga kapatira namin na katulad po ni kapatid na Mercedita Haney, ni Mary Jane Hernandez, ni kapatid na Philip at Rina Palayad, ni na kapatid na Ana Ambrosio, kapatid na Daniel Martin, Robert Davis, gayon din po, Panginoong Hesukristo, ang maraming ang kani-kanilang mga pangalan, hindi na po nasasambitla ng iyong hamak na alipin. Katulad din po ng amin-aming sariling mga mahal sa buhay, ng amin-aming mga anak, mga manugang, mga apo,
gayon din amang banal ang amin-aming mga tahanan at mga mumunting mga ari-arian. Lubusan ko pong inaasah at sinasampalatayanan. Hindi mo rin po silang lahat pababayaan. Sila mang lahat iyong babasbasan at bebendisyonan. Sa tanging pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw, mga pinagpipitaganan po namin na mga tagapakinig. Una na nga po, charity must always begins at home. Ayusin na po natin ang ating sariling mga kaluluwa. Tawagin na po natin ang ating mga kabyak ng puso, ang ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, at kung meron na po tayong panauhin ay ipag-anyaya po natin ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ipag-anyaya natin na sila man ay mga kinig muna ng Ebanghelyo ng mabubuting balita ng Panginoong Hesukristo bago po sila lumabas at umuwi patungo sa kani-kanilang mga tahanan. Kunin na rin po natin ang ating mga Biblia at atin na pong pasisimulan ang banal na paksa na niloob po ng Panginoong Hesukristo na kanyang iparinig sa atin sa Webes po ng gabing ito. Una po nating babasahin sa Bibliang King James Version. Buksan na po natin ang aklat ng Romans sa kanya pong chapter 13 and the verse is 8, ang ikalawang bahagi. He that loveth another hath fulfilled the law. Sa Tagalog po, sa ating King James Version na Tagalog, hango noong taong 1905 na dinala sa atin ng mga Amerikano, sa aklat po ng Romanos, Kapitulo 13, versikulo 8, sa ikalawang bahagi, ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Dito po sa ating paksa, meron pong ipinakikilala na tila napakadali na paraan upang ang isang tao ay makaganap ng mga kautusan ng ating Panginoon Diyos at makatiyak na siya po ay papasok sa kaharian o sa buhay na walang hanggan. Ang umiibig daw po sa kanyang kapwa, kapwa-tao ang ibig sabihin, ay nakaganap na ng kautusan. At kapag sinabing nakaganap na ng kautusan, ito po ay banal na at makakatiyak na po na sa ikalawang pagparito ay hindi na po sila hahatulan ng Panginoon Diyos. Hindi na po sila itatapon sa impyerno. Ito po ay ibinango ng Panginoong Diyos para sa atin po. Una na nga po sa amin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ito po ay aming ibino-broadcast. Ito po ay aming ipinapahayag sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago ng Diyos sa huling araw. Ito nga po ang information technology. At nais po sana namin, at ito po ang nais ng Panginoong Hesukristo, na ito ay mapakinggan ng lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, ang ating mga kaibigan
na iniwanan ang kani-kanilang mga anak, mga asawa, mga tahanan, at naparoon sa iba't ibang mga malalayong mga bansa at mga bayan upang sila po ay humanap ng ikabubuhay. At nawa, ang mga araling ito na wala pong bayad ay maging kasiyahan at kagalakan po at maging pag-asa ng bawat kaluluwa ng aming mga kababayan at gayon din po ng lahat ng ating mga mahal sa buhay at mga kamag-anakan sa laman na nasa Pilipinas at ang marami din po ay nangingibang bansa at nangingibang bayan. Upang ito po ay ating maliwanagan, Romanos 13:8, ikalawang bahagi. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Ang una po nating itatanong, sang-ayon po sa banal na kasulatan, ano po baga ang tinatawag na pag-ibig? Sapagkat dito po, ang pinakapunto ng ating pag-aaral, ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Alin ba yung tinatawag na pag-ibig? Tayong mga tao, kalimitan, alam na alam natin para sa atin, ang marami sa atin ay umibig sa ating mga sariling mga asawa. Pag-ibig sa asawa, pag-ibig sa ating ama at ina, pag-ibig sa ating mga anak. At iba't ibang uri ng pag-ibig na ating kinamulatan sa ating mga pamumuhay sa sanglibutan. Ngunit ayon po sa Biblia, ano nga po baga itong tinatawag na pag-ibig? Na ibig nga po ng Diyos na ating maunawaan. Pabayaan po natin ang banal na kasulatan sa pamamagitan po ni Apostol Juan sa kanya pong unang aklat, Kapitulo 4 at Versikulo 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano po ang ating napakinggan? Ang hindi raw po umiibig, hindi nakakakilala sa Diyos. Sa makatwid, tama po pala ang ating napakinggan na aking pagpapasimula. Tayong mga tao, umiibig tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating ama, sa ating ina, sa ating mga anak. At ito po pala ay mabuti sapagkat ang tao daw na hindi umiibig ay hindi raw po nakakakilala sa Diyos. Yan po ay dapat nating sang-ayunan sapagkat malimit po sa ating kapaligiran kapag nakakakilala tayo at nakakakita ng mga tao na napaka malulupit sa asawa ng Google Pay, mga kapatid, malupit sa mga anak. Pinababayaan yung mga anak, hindi nila inaaruga, malimit na nasa asabi natin yung mga taong yon ay walang pag-ibig. At kung wala palang pag-ibig, yung malulupit na mga tao sa kani-kanilang sariling sangbahayan, sila po pala, hindi po pala nakakakilala sa Diyos. Sa madalit sabi, mga walang Diyos. At kung walang Diyos ang isang tao dahil sa kanyang kalupitan, ay alam na po natin kung ano ang kauuwian ng mga taong walang Diyos. Kung hindi ang kaparusahan sa impyerno o sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Na ito po ang ikalawang kamatayan sang-ayon po sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Ngayon ang atin pong itatanong,
Yayamang nabanggit po natin, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. E ano po baga ang Diyos? Ito po ay minarapat na ibangon sa atin sapagkat sa paniwalaan ninyo sa hindi, hanggang ngayon po ay napakaraming tao ang hindi nakakaintindi kung ano ang Diyos. E tanungin mong halimbawa ang isa nating kababayan. Halimbawa, si kababayan Juan de la Cruz. Ano po baga ang tinatawag na Diyos para sa inyo? Ang isasagot sa atin, ituturo yung larawan ni Birhen Maria, ni Santo Niño, o yung mga papa, yung mga larawan ng mga papa sa Roma, at kung sino-sinong mga larawan na itinuro sa kanila ng kanilang kinalakhan na iglesia o relihiyon, na sa kanila yung mga larawan ng mga patay na mga tao, yung kanilang tinatawagan, pinapanalanginan, ipinagpuprosesyon, yun daw po ang Diyos. Eh, hayaan natin. Ang Biblia ang magpaliwanag sa atin. Ano po baga, Panginoong Diyos, ang tinatawag na Diyos? Ano ka po baga, mga ginagalang naming mga tagapakinig? Pabayaan nating sagutin tayo ng Biblia sa pamamagitan din po ni Apostol Pablo o ni Apostol Juan, sapagkat ang mga apostol, alam natin sila ang nakasama ng Panginoong Jesucristo. Kapitulo 4, versikulo 24, ang unang bahagi. Ang tanong po natin, ano po baga ang Diyos? 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay Espiritu. Ano po ang napakinggan natin? Ang Diyos daw po ay Espiritu. Eh ngayon, sa paniwalaan ninyo sa hindi, hanggang ngayon marami pa rin hindi nakakaintindi kung ano ang Espiritu. Meron tayong nalalaman na mga taong mga pilosopo, mga taong mga mahilig uminom ng alak, kung tatanungin natin, ano po baga ang Espiritu? Para sa kanila, ang Espiritu, yun po ang tinatawag na alcohol, yung nakakalaseng, mga magulang at mga kapatid. Ngunit, sa banal na kasulatan, ano po ang paliwanag mismo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa Espiritu? Aklat ni Evangelista Lucas, Kapitulo 24 at 39, sa huling bahagi, ayon sa Panginoong Jesucristo. Ang isang Espiritu ay walang laman at mga buto. Sama ka din po baga, ang isang Espiritu, walang laman at walang buto. Kaya nga kung ating susumahin ang una nating mga binasang mga talata sa banal na kasulatan, sang-ayon nga po sa banal na kasulatan, ano nga po baga ang tinatawag na pag-ibig? Ang hindi ka nakakakilala sa Diyos, yung walang laman at walang buto, ang hindi umiibig, unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Diyan po pumapasok ang ating pag-aaral. Ang Diyos pala ay Espiritu. Ang Espiritu, walang laman at walang buto. Kaya nga, papaano makikilala ng tao ang tinatawag na Diyos na hindi pala makita nating mga tao? Dito nga po pumapasok ang ating pag-aaral. At kumbaga man, ang Diyos ay Espiritu na walang laman at walang buto, walang anyo, walang larawan, sang-ayon sa mga propeta ng Diyos, 32:27, buksan naman natin ang aklat ni Propeta Jeremias.
narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao, may anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ito po'y tanong na nagpapaliwanag. Wala pong imposible sa Diyos. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Ako ika, ang Diyos ng lahat na tao. Ang ibig lang sabihin na walang bagay na imposible sa Kanya, eh lahat ng bagay pwede niyang gawin. Kunin na nga nating halimbawa kung gusto ng Diyos na lumagay sa kalagayan, halimbawa ng isang kalapate, eh magagawa niya. Kung gusto niyang lumagay sa kalagayan na haliging nagliliyab na apoy, magagawa ng Diyos. Eh kung ibig ng Diyos, mga ginigiliw na tagapakinig, maging alapaap siya o maging ulap, anumang anyo o magkatawan tao kaya na katulad natin, eh magagawa po ng Diyos. Sapagkat siya nga po ang Diyos na ayon kay Propeta Jeremias 32:27, naririto, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao, ang makapangyarihan sa lahat. May anumang bagay ba na totoong mahirap sa akin? Yung Diyos na Espiritu, walang laman, walang buto, walang larawan, walang anyo, pero kung gustong magpakita sa tao, makikilala natin ang tinatawag na Diyos. E totoo po ba gayaan? Ang Diyos po baga na walang laman at walang buto, walang larawan, walang anyo ay pwedeng makilala ng tao kung ibig niya sa kaparaanan na kanyang ninanais, kung gusto niyang magpakilala o magpakita na tulad sa wangis nating mga tao. Buksan po natin ang Genesis sa Kapitulo 18, versikulo 1. At nang si Abraham ay mayroon ng 99 taon, ay napakita sa kanya ang Panginoong Diyos at nagsabi, Abraham, ako ang Panginoon, mong Diyos. Ang wika po ng Panginoon, Abraham, ako ang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Napakita po sa ating ninuno na si Abraham ng kanyang kapanahunan. Kaya po, walang imposible sa Panginoon Diyos na ang Diyos na ito, sangayon sa ating pag-aaral, ang Diyos ay pag-ibig. At kapag ang tao ay hindi pala umibig sa kapwa-tao, wala tayong pagmamahal sa ating kapwa-tao. Una na nga, charity begins at home. Kung ang asawa natin, hindi natin minamahal, ginugulpi natin, sinusuntok natin, tayo'y nang bababae, iniwanan natin ang ating mga asawa, ang mga anak natin naglaboy sa lansangan, hindi natin inaaruga, hindi natin, wika nga, iniingatan, wala tayong pag-ibig sa ating kapwa-tao. At halimbawa, wala rin tayong pag-ibig sa ating kapitbahay. Pag nakikita natin ang ating kapitbahay, binubura natin, sinasakta natin. Mga kapatid, sa araw at sa oras na ito ng Huwebes, binubuksan ng Diyos ang mata ng ating mga puso. Tayo po ay tinuturuan, kailangan pong ibigin natin ang ating mga kapwa-tao sapagkat ang hindi umiibig sa kapwa-tao, hindi po nakakakilala sa Diyos. Na kung liliwanagin lang, mga walang Diyos ang mga taong malulupit. Ngayon, bakit po ba naman sinasabi, makinig tayo, ikalawang tanong, bakit po ba naman sinasabi ng Biblia, ang Diyos na Espiritu ay pag-ibig? Pabayaan nating ipagpatuloy ni Apostol Juan ang kanyang pagpapaliwanag. Sa kanyang aklat na isinulat, unang aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 20. Kung sinasabi ng sino man, ako'y umiibig sa Diyos.
at napopuot sa kanyang kapwa ay sinungaling. Ito po, tulad ng nabanggit ko. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid, na kanyang nakikita, isipin ninyo yun, asawa ninyo, nakikita ninyo, mga anak ninyo, nakikita ninyo, kapitbahay ninyo, nakikita ninyo, pero pinagmamalupitan ninyo. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, papaanong makakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? Bakit nga hindi nakita ang Diyos? Ang liwanag po, ang Diyos Espiritu, walang laman, walang buto. Makatwid, ang lahat ng malulupit sa kanilang mga kapwa-tao at walang pag-ibig, lahat sila'y sinungaling. Ano sabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa mga taong sinungaling? 8:44 ng San Juan, kayo sa inyong amang diablo. Ang ibig ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Bakit po ang mga sinungaling na kapwa-tao natin na hindi umiibig sa atin o sa kanyang kapwa-tao ay mga sinungaling? Natural, sinungaling. Sapagkat, paano mo maiibig ang Diyos? Walang laman, walang buto, walang wangis, walang larawan. Kung yung nakita mo, sinasaktan mo, hindi mo minamahal, sinungaling ka. Pagkatapos sasabihin mo, ikaw umiibig sa Diyos. Meron ba kayong taong nakita na nagsabing hindi niya minamahal o iniibig ang Diyos? Ewan ko. Ang nalalaman ko po, lahat ng tao umiibig sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng tao ay gustong makatanggap ng pagpapala, biyaya sa Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero, katulad ng ating paksa, hihingi ka sa Diyos. Pagkatapos, itong kapwa-tao mo na nakikita mo, pinasasakitan mo. Ikaw ay sinungaling. At kung ikaw ay sinungaling, ikaw ay sa iyong amang diablo. At kapag ang isang tao ay sinungaling, anak ng diablo, saan patutungo? Sang-ayon sa banal na kasulatan. Buksan po natin ang Apokalipsis, Kapitulo 21 at Versikulo 8. At sa lahat ng sinungaling, yun na lang ang kukunin natin, ha? Sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa ng napaka magaganda at mga banal na talata na ipinapaliwanag ni Apostol Juan tungkol po sa ating paksa sa Webes po ng gabing ito. Ituloy natin ang unang aklat ni Juan sa Kapitulo 4, Versikulo 1 po naman. At ang utos na ito na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat na umibig sa kanyang kapatid. Ito po, kapag sinabi mong umiibig ka sa Diyos, patunayan mo. Paano mo mapapatunayang iniibig mo ang Diyos? Mamahalin natin. Iibigin natin ang ating kapwa-tao, ang ating kapatid. At sa katotohanan po, bagaman itong ating paksa na ibinangon sa Webes ng gabing ito, para po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan ng Diyos, at ito po ang kanyang mga membro, ito po'y ipinapahayag namin sapagkat kayo man na hindi pa bautisado, kayo man na mga Katoliko, kayo man na mga Protestante, kayo man na kung ano-ano mang relihiyon ang kinaaaniba ninyo na mga iglesyang itinayo ng mga tao, minamahal po namin kayo. Kaya nga inilalakas namin ang aming boses, isinisigaw namin ang mga talata ng banal na kasulatan. Ito po ay pag-ibig namin sa inyo na ipinakikilala namin sa Diyos na siya'y aming tunay na iniibig, sapagkat maliban na aming ipakita
sa aming kapwa-tao, kapatid man namin sa iglesia o hindi, ang aming pagmamalasakit upang kayuman ay makarinig ng salita ng kaligtasan, ay hindi po kami magiging karapat-dapat sa aming Panginoon Diyos o sa aming Panginoong Jesucristo. Ngayon, ano po ang sinasabi naman ng ibang mga apostol na katulad ni Apostol Pablo tungkol sa ating paksa? Ano ba ang tinatawag na pag-ibig sa kapwa o ang tinatawag na kautusan ng Diyos? Romanos, aklat ni Apostol Juan o ni Apostol Pablo, na isinulat naman niya sa mga kapatiran noon, mga iglesia ng Diyos na nasa Roma, Kapitulo 13, versikulo 9. Sapagkat ito, ang wika po ni Apostol Pablo, huwag kang mangangalo niya. Dito'y binabasa ni Apostol Pablo ang mga unang kautusan na ipinasulat ng Diyos kay Moses o isinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato at ibinigay kay Moses. Sapagkat sinasabi, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ito po, ay nauuwi sa salitang ito. Alin yan? Sa makatidbaga, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Yung pong iba't ibang mga ipinag-utos ng Diyos. Una na nga po, isinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato, lahat po ng mga utos na naroon, nang magkatawan tao na nga po ang Panginoon Diyos at nang magkaroon na nga po ng tinatawag na Panginoong Jesucristo, nang siya nga po'y nagpakilala na at siya nga po, mga ginigiliw na mga kapatid, ay nagtayo na ng kanyang iglesia na walang iba, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at ipinangaral na nga po sa mga hentil ang ebanghelyo ng kaligtasan tulad po ng binasa ko ngayon, 13:9, aklat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat si Pablo ang tinatawag na apostol sa mga hentil. Alam natin, pag binabasa yung tinatawag na mga hentil, hindi po mga Israelita. Ito po'y mga labas na ng Israel. At dito nga po, dinala ni Apostol Pablo maging sa mga taga-Roma ang tinatawag na batas ng Diyos sa pag-ibig sa kapwa-tao. At kung paanong ito'y binigyan ng diin ni Apostol Pablo, sinasabi po ni Pablo, bagaman sinasabing huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung meron pang ibang mga utos, alam natin marami pang ibang mga utos, ang lahat ng mga utos na ito, nauuwi sa salitang ito, sa makatidbaga, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. At ito nga po ang ikalawang kautusan sa bagong tipan, sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo, nang magkatawan tao na nga po ang Panginoon Diyos at napakilala sa pangalang Kristo Jesus, binigyan ng liwanag ng Panginoong Jesucristo ang wika ng Panginoong Jesucristo, ang unang utos, iibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong buhay mo. At ang ikalawang utos, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang mga kautusan, ang 2 tapyas na bato at ang mga propeta. Bakit mga propeta? Sapagkat ang mga propeta magmula kay Moses, kay Josue, kay Samuel, at sa iba't ibang mga propeta pa na naghali-halili sa bansa ng Israel hanggang kay Malakias, lahat po sila ay pinag-utusan ng Diyos
na isulat ang mga kautusan sa bawat panahon na kanyang ipinag-uutos mga kapatid sa kanyang mga anak, at yun ay pinasulat sa mga aklat ang wika ng Panginoong Jesucristo sa dalawang utos na ito, na uwi ang 20 na bato at ang mga kautusan ng mga propeta. 2 na lang ang utos. Ito po sa paniwalaan nyo at sa hindi, hindi naintindihan ang napakaraming mga relihiyon eh. Sabihin na nga natin eh, tulad nga po ng mga Sabadista, hanggang ngayon, nangingilin pa ng araw ng Sabat. Pinatigil na po ng Diyos yan. Hanggang ngayon, meron pang mga iglesia at reliyon, literal, nagsusunog pa ng mga ng mga hayop. At hanggang ngayon, mga kapatid, meron pang sapilitan nagbibigay ng ikapo. Hindi na po ito para sa atin sa huling araw. Ito po ay natapos na. Basahin ninyo, Isaias, Kapitulo 1, Versikulo 13. Kayo pong mga Sabadistang nakikinig, mag-aral kayo. Minamahal namin kayo. Ayaw namin na sino man sa inyo ay mapahamak, sapagkat sang-ayon din po kay Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo Kapitulo 4, Versikulo 1 hanggang 5, ang wika ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa mga huling araw, darating ang panahong mapanganib, ang wika ni Apostol Pablo sa huling araw, ang marami tatalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga utos, aral ng mga demonyo at ng mga tao. Paano makikilala? Ituloy niyo ang pagbasa. Ipagbabawal ang pag-aasawa. O sino ang nagbawal ng pag-aasawa sa kanilang mga mangangaral at simbahang katoliko? Ikalawa, ipagbabawal ang pagkain ng lamang kate. Sino ba nagbawal? Sinong mga reliyon ang nagbawal ng pagkain ng karne? O mga Sabadista? O yung mga tinatawag na itong mga panatikong mga vegetarian? O sino ang nag-uutos hanggang ngayon ipagbawal ang pagtatrabaho ng araw ng Sabado? Ay, mga Sabadista, mga Seventh-day Adventist, hindi na po ipinag-uutos ng Diyos yan. Hindi na po kayo babanalin sa mga wika nga mga ritual. At pati na nga yung pagbibigay ng ikapu sa huling kapanahonan, sa bagong tipan, sa dugo ng Panginoong Jesucristo, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na itinayo ng Panginoong Jesucristo, kung nag-aabulo yan man, paano ang paraan? O ikalawang Korinto, Kapitulo 7, Versikulo 9. O Kapitulo 9, Versikulo 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sa makatwid, mga minamahal po naming mga tagapakinig, sa dalawang utos na lamang po, nauuwi ang tinatawag na mga 20 na bato, pati ang lahat ng kautusan na ipinasulat ng Diyos sa mga propeta. Kaya nga, ipagpatuloy natin ang pagbibigay ng kaliwanagan ni Apostol Juan sa atin sa huling araw na ito. Ituloy natin ang pagbasa ng kanyang unang aklat. Sa Kapitulo 4, Versikulo 7 po naman, mga minamahal, mangag-ibigan nga tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ano? Ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Napakaganda po ng talatang ito. Mga minamahal, tayo daw lahat ng mga tao, una po sa amin, sa iglesia ng Diyos, sapagkat ito
Eh, sulat po ito ni Apostol Juan sa mga unang mga banal, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa Iglesia ng Diyos sa mga pinapagiging banal sa Iglesia ng Diyos. O 4:7 ng unang Juan, ang payo sa atin, mga minamahal, mangag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ito po, eh maraming nagsasabi, I am a born again. Maraming nagsasabi na ipinanganak daw sila ng Diyos. Eh, tatanungin mo naman, eh saan ba kayo ipinanganak ng Diyos? Eh, kami po, eh, alam po ninyo, yung sinasabing pagkapanganak, sumasagisag po sa tinatawag na pagbabautismo. Eh, kami po ay bautisado. Ipinanganak po kami, kami po yung mga Baptist, kami po yung mga Trinity, kami po yung mga Methodist, mga magulang at mga kapatid. Ngayon, kung itatanong natin sa Biblia, saan ba nabautismohan ang mga tunay na sinasabi ni Apostol Juan na kung tayo'y umiibig at nakakakilala tayo sa Diyos, tayo'y nagiging mga anak na ng Diyos? Eh saan ba binabautismohan ang mga tunay na mga anak ng Diyos? Abayaan natin ang Biblia magpaliwanag. Buksan po natin, no? Sa aklat ng Galatias, sa kapitulo 3, versikulo 24 hanggang 29. Tinan po ninyo ang paliwanag ni Pablo kung saan binabautismuhan ang tunay na tinatawag na mga anak ng Diyos. Ano pa't ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Putulin ko po muna. Ang kautusan na tinuturo dito ni Apostol Pablo na naghatid sa atin kay Kristo, ito po ang dalawang tapyas na bato, yung Old Testament. At ang nagturo nito sa atin, ang lalaking si Moses. Ituloy natin, 3:25 ng Galatias. Dadapot ngayong dumating na ang pananampalataya, alam natin ang Panginoon ang nagturo ng pananampalataya sa atin, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Eto po, tapos na tayo kay Moses. Tapos na po tayo, mga kapatid, sa matandang tipan. 3:26, sapagkat kayong lahat, eto na po, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy dito, yung mga sumampalataya at nabinyagan. Totoo ba yan? Sapagkat kayong lahat ay mga anak na ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo. Ang lahat ng binautismuhan kay Kristo ay ibinihis na si Kristo. Wala nang magiging Hudyo o Grego man. Wala nang magiging alipin o malaya man. Wala nang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At 3:29, at kung kayo'y kay Kristo, nabinyagan kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng pangako. Kayo na ang mga anak ni Abraham at wala ng Grego, wala ng Hudyo man, sapagkat ang kinakausap na nga ni Apostol Pablo dito, yung mga Hintil, mga hindi Israelita, na nakapakinig ng kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at nagpabinyag kay Kristo. Ayan, kapatid na Cirilo, kayo mismo ang nagsasabi basta bininyagan kay Kristo. Eh kami ika, binyagan kami kay Kristo sa pangalan ng Ama, Anak at Kristo Jesus. Akala ng mga Protestante, yung salitang binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak at Kristo Jesus, eh basta, pati ang mga pari eh. Oh, et ego te baptismo, et mini, et pili, et spiritu sante.
Oh, yung mga pare, Latin pa yan. Ang malaking pagkakamali ng mga pare, binibinyagan yung mga bata. Yung mga bata, hindi dapat binyagan yan. Walang kasalanan yan. Mga anghel ng Diyos yan. Hindi magiging tiyanak yan. Eh, kayong simbahang Katoliko, ano-ano, mga aral, itinuturo ninyo, wala sa Biblia. Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya, binyagan ninyo. Saan? Sa pangalan ng Ama, Diyos. Pangalan ng Anak, Kristo Jesus. At Espiritu Santo. Anong napakinggan natin ngayon sa Galacia? Ang bawat isa sa inyo na nabinyagan kay Kristo ay at nangabautismuhan ay binibihis na si Kristo. O, ang bawat isa na nabinyagan kay Kristo, kayo ngay mga anak na ng Diyos. At kung kayo'y nabautismuhan kay Kristo, ibinibihis na ninyo si Kristo, wala ng Grego, wala ng Hudyo, at kung kayo'y kay Kristo, nabinyagan kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana sa pangako. Kung liliwanagin lang, you are the Israelites, you are the Israelite in the Spirit. Kaya wala ng Grego, wala ng Hudyo, kay Pilipino man, kay Inchik man, kay Hapon man. Pag nakinig ng Ebanghelyo, kamukha ng pinag-aaralan natin, Huwebes at Linggo, nakikinig kayo, pag nagpabautismo kayo, mga kapatid, anak na tayo ng Diyos, at tayo po kay Kristo Jesus, anak na o binhi ni Abraham, sino ba ang mga kay Kristo Jesus? Basahin po natin, no? Ang itinuturo ng banal na kasulatan, Unang Tesalonika Kapitulo 2 Versikulo 14, kayo ay nagsisitulad sa Iglesia ng Diyos. Sino may-ari na nasa Hudea? Kay Kristo Jesus. Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang sabihin ng Panginoong Jesucristo, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo at ang sumampalataya'y binyagan ninyo. Saan? Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pangalan ng Ama, Diyos, pangalan ng Anak, Kristo Jesus, pangalan ng Espiritu Santo, sa makatidbaga, Juan 6:63, ang salita ko, Ebanghelyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-aaral. Ang mga tunay po na mga anak ng Diyos, ang mga tunay na umiibig sa kanilang mga kapwa-tao ay yaong mga kumilala sa Panginoong Jesucristo, nakinig ng kanyang ebanghelyo, tinanggap siya at sinampalatayanan. Mga anak ng Diyos, nagpabinyag sa Iglesia ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa Iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngayon, ang itatanong po natin sa ikapagpapatuloy ng ating pag-aaral, bakit po ba ganaman? Ang talatang ito, Romanos 13:8, ikalawang bahagi, ang umiibig sa kanyang kapwa, nakaganap na ng kautusan. Bakit po ito ibinangon ng Panginoong Jesucristo at ginagawa natin ngayon na pinakapaksa? Bakit po? Sa panahong ito ng 2018. O ikalawang Timoteo 3:1. Alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ito po, kaya po ito binuksan sa atin. Ito na po ang panahong mapanganib. Ito na po ang panahon na bibihira na po ang tinatawag ng mga tao na umiibig sa kapwa-tao, umiibig sa Diyos, at nagmamahal o wika nga may pagmamalasakit sa kanilang mga kapwa-tao. Totoo ba yan? Alamin mo ito, 3:1 ng ikalawang Timoteo, sa huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Itutuloy ko po,
sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Totoo naman yan eh. I am the best, I am the greatest. Maibigin sa salapi. Nakaw! Halos lahat ng tao, bili ng loto dito, loto dyan, madyong dito, madyong dyan, sugal dito, sugal dyan. Ang marami, hold up dito, hold up dyan. Ang marami, pumapatay pa. Yung mga nasa gobyerno, magmula presidente, senador, kongresista, puro malversation dito, plunder dito, plunder dyan. Bakit? Maibigin sa salapi. Mga kapatid, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Ayan, yung mga anak ngayon, puro matitigas ang ulo. Mas marami pang ginugugol na mga pera at panahon sa paglalaro ng mga video games kaysa sundin ang utos ng kanilang mga magulang. Masuwayin sa mga magulang. Walang turing, walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig. Ito po ang ating pinag-aaralan. Ang hindi umiibig sa Diyos. Ang nagsasabing umiibig sa Diyos, ngunit namumuhi sa kanyang kapwa na kanyang nakikita, sinungaling! Bakit? Sapagkat sa huling araw, hinulaan ni Apostol Pablo, Timoteo, sa huling araw darating ang panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y walang katutubong pag-ibig, walang tinatawag na pag-ibig sa Diyos. Totoo ba yan? Ituloy natin. Mga walang paglulubag, palabintangin, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, maibigin sa kalayuan, kaysa maibigin sa Diyos. May anyo! Ito, sa huling araw, alam natin to. May anyo lamang ng kabanalan, dadapat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito, ayon kay Apostol Pablo. Inuutusan niya si Timoteo, lumayas ka, huwag kang makisama sa mga taong ganyan. Ang mga yan ay walang pag-ibig sa Diyos. Mamamatay tao. Mga wika nga, hindi tapat. Walang katutubong pag-ibig. Kaya nga, ano ang nararanasan ng buong-buong sanglibutan ngayon sa huling araw? Sa ngayon po, sa ating mga karanasan ngayon na naaalinsunod sa ating pinakapaksa, Romanos 3:16, kagibaan. Kaya nga, ano ba ibig sabihin ng kagibaan? Ayan, mga lindol, mga digmaan, mga tagtuyot, mga peste, ang mga ibon, libo-libo, bumabaksak mula sa langit, namamatay na lang. Ang mga isda sa dagat, o yung mga tinatawag nilang nalalason daw sa dagat, yung tinatawag nilang wika nga, yung mga, pati yung mga tulya, mga talaba, yung mga halaan, yung mga hindi makain, meron daw lason. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan, at ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Wala silang pagkatakot sa Diyos sa harapan ng kanilang mga mata. Ngayon ay nalalaman natin, 3:19 ng Roma, na ang anumang sinasabi ng kautusan, ito nga, itong pinag-aaralan natin, iyon ay sinasabi sa nangasa ilalim, sa mga nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Kagibaan, kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Bakit? Ang buong sanglibutan, hinatulan ng Diyos sa huling araw, puro kahirapan. Ayan na lang Pilipinas, tignan ninyo. Katatapos lang ng isang bagyo, lubog, halos buong Pilipinas, may bagyo na naman. O katatapos lang nung tinatawag na itong mga Muslim sa Mindanao na nagpaputok kailan lamang, meron na namang pinasabog. Sa video games pa, sa mga video shop, isipin ninyo yan, isipin ninyong
kalunos-lunos, ang daming namatay, ang daming napinsala. At hindi lang dyan sa Pilipinas, dito man sa Amerika, sa Florida, sa New Orleans, yung mahilig mag-festival-festival sa kalye, yung mga prosesyon ng kanilang mga anito, tulad ng prosesyon sa Pilipinas, Birin Maria, Santo Niño, piyesta dito, piyesta dyan. Di ba ninyo nalalaman na yung pagpuprosesyon ninyo ay karumal-dumal sa Diyos? Kaya ang Pilipinas, ibinigay ng Diyos sa lahat ng kalunos-lunos na mga karanasang ipinararana sa mga Pilipino. Kasi sa pagsamba ninyo sa mga larawan. Totoo ba yan? Ituloy natin ang pagbasa. Romanos 1:23. Sapagkat pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, nang isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang anyo, walang larawan. Ano ay pinalit ninyo? O yung larawan ni Jesus Christ. O di ba gawa ng eskayola yan? O yung iba naman, ginawang ginto, ginawang pilak. Kahit na gawin mong pinakamamahaling ginto at pilak yan, yan ay ginawa ng kamay ng tao na nasisira. Ginawa rin ang mga larawan ng mga ibon, mga hayop na may apat na paa, at mga nagsisigapang na siya ninyong sinasamba, ipinagpuprosisyon at pinaglilingkuran. Kayo mga Katolikong nakikinig, mahal namin kayo. Buksan ninyo ang mata ng inyong mga puso. Sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, para huwag kayong mahatol sa kanilang mga sumpa. Yan ay sinumpa ng Diyos ang mga sumasamba sa larawan. 21:8 ng Apokalipsis, sa mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. Ituloy natin. Romanos 1:24 hanggang 1:25 na ginagawa ng mga maraming mga tao. Kaya ang Diyos ay galit na galit sa huling araw eh. Dahil dito sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, dahil sumasamba sila sa mga larawan at wala silang pag-ibig sa Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan. Naisipin ninyo ngayon, ayoko na magbubukas ng TFC channel eh. Binubuksan ko lang yan pagka oras ng TV Patrol, balita. Abay, pagkatapos niyan, mapapanood mo na yung mga Vice Ganda. Puro bakla, mga kapatid. At puro kung ano-anong makikita mong mga akalawi, mga babae, puro lalaki pala. Di ba yun ay kahalayan? Ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan at ang kani-kanilang sarili. Bakit nga? Anong punong dahilan? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba, naglingkod sa nilalang. O si Mama Mary, di ba nilalang yan? Si Kalunsa, Lorenzo Ruiz, mga papa sa Roma. O tangi pa rin sa mga nilalang ng mga anyo ng Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus. Lahat ng yan ay karumal-dumal sa Diyos. Pinalitan ninyo ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba't naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang. Yung lumalang sana ang dapat sambahin at siya ang dapat purihin magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga magulang, napakaganda po ng ating mga pag-aaral. Ang wika ng ating paksa, he that loveth another had fulfilled the law. Romanos 13:8. Sa Tagalog 13:8, ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. Paano natin maiibig ang ating kapwa kung hindi natin iniibig ang Diyos, yung tunay na Diyos? Ay, iniibig din yung larawan eh. Buhay ba yung larawan na yan? Basahin nga ninyo, sa bahay-bahay kayo na nakikinig ngayon, sa bahay-bahay, lalo na kayong mga Katoliko, buksan ninyo ang aklat ni Propeta David, Kapitulo 115,
magmula sa 12 hanggang 19, basahin ninyo. Mga Diyos-Diyosan ninyo, mga damdam yan. Hindi nakakarinig, hindi nakakakita. Magiging damdam din kayo. Ngayon, ang huling-huling katanungan po natin, papaano po sang-ayon sa ating pag-aaral, mga kapatid, paano po ipinakikilala ng Biblia na ang Diyos na Espiritu ay tunay na siyang Diyos na pag-ibig? Unang Timoteo 2:3, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig. Ibig po ng Panginoon Diyos, ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Mga ligtas! Ayaw ng Diyos na may itapon siya sa impyerno. Ito'y warning na sa atin, 2018. Gumising na kayo, kayong mga sumasamba sa larawan, kayong mga nasa iglesia ng mga tao. Siya ang may ibig. Ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at sa paanong paraan? Mga kaalam ng katotohanan. Eh ano ba yung katotohanan? Ayan. Tanong at sagot tayo, ano ba yung katotohanan para maligtas tayo? Ay, unang Juan 4:9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Isinugo yung bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Naririto ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinasabi pa man din ni Apostol Juan, Kapitulo 3, Versikulo 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa 3:17, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Eh ngayon, meron pong isang malaking katanungan dito. Kapatid na Cirilo, ayan po, binabanggit, bugtong na anak. Alam po ninyo, karamihan po sa mga Protestante, lalo na nga yung simbahang Katoliko, ang kanilang pananampalataya, si Kristo ay sa Iglesia Apostolica Katolika Romana, si Kristo, taon totoo, Diyos na totoo, tao na, Diyos pa. Sa mga Protestante naman, si Kristo anak lang ng Diyos, isinugo lang ng Diyos. O sa Iglesia naman ni Kristo na manalo, oh, yung Kristo, tao, taong tao, yung obispo, sugong anghel. Isipin niyo yan, mga kapatid at mga magulang. sa atin, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sino ba ang ating Panginoong Jesucristo? Bayaan ninyo ang Panginoon magpaliwanag, hindi ako. O 14:6 ng San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sino man hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Alam po ba ganinyo, nang sabihin ito ng Panginoon, ang kausap niya si Felipe at ang mga apostol. Hindi ko nababasahin para wag na tayo masyadong humaba. Si Felipe nagtanong sa Panginoon, Panginoon, ipakilala mo naman sa amin ang Ama. Madalas mo nang binabanggit sa amin yung Ama. Ipakilala mo, sukat na sa amin. Ano ang sagot ng Panginoong Jesucristo? Felipe, ano ka ba naman? Matagal ng panahon, ako ay inyong kasama. Hanggang ngayon, hindi pa ninyo ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Bakit? 10:30 ng San Juan. Ako at ang Ama ay iisa. Amen. Ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Ama. At sa 8:24 at 27 ng San Juan,
Katotohan ang sinasabi ko sa inyong mga mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sapagkat malibang kayo'y magsisampalatayang ako nga siya. Hindi nila naunawaan ang tinutukoy ni Jesus na siya ay tungkol sa Ama. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Siya rin po ang Diyos. Siya rin po ang Panginoong Jesucristo, lumagay sa kalagayan ng isang anak. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 9. Basahin ninyo. At sa Pilipos 2:10, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig. Siya rin ang Diyos ng langit, lupa, pati ng nasa ilalim ng lupa o ng tubig. Siya ang Diyos. Wala nang iba. Mga kapatid, kaya nga dito sa ating paksa, napakaganda. Ang wika ng ating paksa, mga magulang at mga kapatid, Romanos 13:8, ang umiibig sa kanyang kapwa, nakaganap na ng kautusan. Ibigin natin ang ating mga kapwa, sapagkat ang pag-ibig sa kapwa, pagpapakilalang iniibig natin ang Diyos. At kung iniibig natin ang Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang wika ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga utos. Ano ba ang utos ng Panginoong Jesucristo? 12:26 ng Juan. Kung saan ako naroon, doon doroon ang lingkod ko. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, saan ba naroon ang Panginoong Jesucristo? 1:18 ng Kolosos, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ba ang katawan? Sa makatwid bagay ng iglesia, ano ba iglesia? Katawan ng Diyos! Ano ba ang kinaroroonan ng iglesia na katawan ng Diyos? 1:14 ng Kolosos na siyang kinaroroonan ng kapatawaran na siyang katubusan ng ating mga kaluluwa. Ano ang pangalan ng iglesia? 1 Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit tinutularan na lamang natin? Hindi na po tayo pwedeng magtayo ng nakatayo na. Kayo na ba simbahang katoliko? Nagtayo kayo. Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kayo namang iglesia ng tao? Nagtayo kayo ng sarili ninyong iglesia, tinawag pa ninyo, ipinakilala pa ninyo sa relihiyon ninyo, si Kristo'y tao. O yung obispo ninyo na nagtayo, sugong anghel. O meron pa dyan, diksyonary daw ng Biblia. Mga kapatid at mga magulang, takot-takot ng mga iglesia at mga reliyon, wala naman sa Biblia. Kaliwa-liwanag, huwag tayong magdaragdag, huwag tayong magbabawas. Anong ginawa ninyo? Mga magulang at mga ginigiliw naming mga kapatid, napakaganda po ng ating pag-aaral. Iniibig po namin ang Panginoong Jesucristo, sinusunod namin ang kanyang mga utos. Iniibig namin ang aming mga kapwa at upang maipakilala namin ang pag-ibig namin sa inyo. Ano ang utos ng Panginoong Jesucristo na sinusunod namin? Hebrew chapter 13 and the verse is 16. But to do good and to communicate, forget not. For to those sacrifices or offerings, the Lord is well pleased. Ang paggawa ng mabuti, pagsunod sa utos ng Diyos, na banal, matuwid at mabuti, huwag naming kalilimutan. At ang ano pa? Ang pangangaral, to communicate, pamamahayag. To communicate, forget not. Kaya kami nangangaral sa abot ng aming makakaya, kaya tinatawagan ng Diyos ng pansin kayong lahat na nakikinig. Sa Webes po ng gabing ito, ginagawa namin, sinusunod namin, ipinangangaral namin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan.
dito po tayo magsama-sama. Kung sinasabi ninyong iniibig ninyo ang inyong kapwa, kayo po ay kailangang magpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para kayo makatiyak na ibinibihis na ninyo ang Panginoong Jesucristo. At kung kayo po ay na kay Kristo na, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa Romanos Kapitulo 8, Versikulo 1, ngayon nga, wala nang ano pa mang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen! Mga magulang at mga kapatid namin, mag-ibigan tayo, magsama tayo sa loob ng kanyang banal na katawan. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magsama-sama tayo ipangaral natin ang kanyang banal na katotohanan. Ito nawa, ipagpala ng Diyos sa atin, manatili tayo naglilingkod sa Kanya, ipangaral natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ibigin natin ang ating mga kapwa-tao, ipakilala natin ang katotohanan. Sa makatidbaga, ang lahat ng salita ng Panginoong Jesucristo, ang mabubuting balita na nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito nawa ang ipagpala, ito nawa ibasbas sa atin ng Diyos, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen! At ngayon po ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang ibasbas at ibendisyon ng Diyos sa ating lahat, magmula ngayon, magpakailanman. Amen! Kapayapaan po nawa ang sumaating lahat. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo hanggang sa darating na linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.